mahigit isang taon na italadaan ng Pilipinas ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito pong inflation. Ayon po kasi sa ulat ng Philippine Statistics Authority, muling bumaba ang inflation ng Pilipinas na inaasahang magpapatuloy hanggang matapos ang taon. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio live. Yes, Aljo, Angelique, sa anim na magkakasunod na buwan ay muling bumagal ang inflation ng bansa ngayong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority kasabay yan ng pagbubukas ng ekonomiya. Tulad ng taya ng economic managers, tuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation ng bansa ngayong taon. Sa report ng Philippine Statistics Authority, bumagal pa sa 4.7% ang inflation noong Hulyo mula sa 5.4% noong Hunyo. Ito na ang pinakamabagal na naitalang inflation hindi lang ngayong taon pero simula March 2022. Nakaambag sa pagbagal ng inflation noong Hulyo ang pagbagal sa pagtaas ng presyo ng kuryente, upa at LPG at iba pang fuels. Pumagal din ang inflation ng karne ng manok, isda at iba pang seafood at asukal. Bumagal din ang inflation sa pamasahe sa jeep, eroplano at bus. Tumaas naman ang inflation sa bigas, gulay, gaya ng sibuyas, repolyo at kamatis, gatas at itlog. Ayon sa PSA, maaring may kinalaman ito sa mga nagdaang bagyo. Mayroon tayong impact kaagad doon sa vegetables, for example. Ano? So, nakita natin naman na may pagtaas na yung ating vegetables. So, normally, yun ang unang tumataas. But we will see kasi you will notice medyo dynamic yung ating ng movement ng 13 commodity groups. So, for this month, for example, itong July report, nakita natin yung pagbaba ng transport. Pero itong past week, may pagtaas naman. So, we will see in the coming week. Pagdating sa bigas, naitala naman ang pagtaas ng inflation nito na nagsimula pa ng Pebrero ngayong taon. Ayon kay USEC MAPA, maaring makaapekto ito sa inflation sa susunod na mga buwan. Tama kayo, may pagtaas siya. Yung weight nitong rice, alam naman natin, ang weight nito sa basket ay 9%. So ito yung tinitingnan natin. Ito yung isa sa mga threats sa pagtaas ng inflation. So sa ngayon, hindi pa siya ganun kataas but I agree with your observation na pwedeng ito yung magiging source ng future inflation natin. Yes, Aljo, Angelica, at bagamat nga bumabagal yung inflation ayon sa NEDA, ay kailangan pa rin mahigpit na bantayan yung market situation at yung masamang panahon. Ganun din yung pagtaas ng grudo sa pandaigdigang merkado at yung trade restrictions sa pagkain. Angelica? Okay, so Naomi, dahil nga sunod-sunod itong mga bagyo ano, at sama ng panahon, sa mga darating na buwan, nakikita ba ng PSA na posible namang bumilis yung inflation? Angelique, kung bibilis pa yung inflation sa mga susunod na buwan, depende pa yan sa magiging paggalaw ng mga produkto at serbisyo ngayong buwan ng Agosto. Pero sinabi naman ng PSA na in general, kapag masama yung panahon or kapag nagkakaroon ng bagyo, ay nagkakaroon talaga ng epekto ito sa presyo ng iba't ibang mga produkto, lalo na sa pagkain dahil nakakaapekto ito sa produksyon at transportasyon ng pagkain. Pero siniguro naman ng NEDA na mahigpit na minomonitor ng gobyerno yung demand and supply situation ng key commodities sa bansa para ma-achieve pa rin yung 2-4% target ng inflation ngayong taon. Angelique? Okay, Naomi, dahil alam natin ang epekto ng inflation sa taong bayan, ano ba yung ginagawa ng pamahalaan para pigilan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Angelique, nitong Hulyo, nagkaroon nga ng joint meeting, yung Interagency Committee on Inflation and Market Outlook at yung Economic Development Group para masiguro na magkaroon ng stable supply ng agricultural products at mapunan pa rin yung demand ng consumer, lalo na ngayong tag-ulan. Sa pagmatagalan, nakalatag sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 yung mga strategiya para maisulong yung productivity at efficiency sa agriculture at agribusiness para maiwasan yung ganitong biglaang pagsipa ng mga commodity prices kapag nagkakaroon ng mga kalamidad at maisulong pa rin yung kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Angelique? Alright, maraming salamat, Naomi Tiburcio.